partner. Eto na. Nagpaparamdam na naman. Ang ating Mahiwagang Gurnay. Noong unang panahon ay may isang hari na namumuhay ng payapa at masagana kasama ang kanyang mga nasasakupan. Isang araw ay naisipan niyang mamasyal sa iba't ibang bahagi ng bansa para alamin ang pamumuhay ng mga simpleng mamamayan. Sa kanyang pamamasyal ay hindi siya gumamit na anumang uri ng sasakyan. Naglakad lamang ang hari at naglakbay ng nakapaa para makausap ng personal ang mga nasasakupan. Tuwang-tuwa ang mga tao sa kababaang loob na ipinakita ng hari. At masayang-masaya din ang hari na makita ang masaganang kalagayan ng mga mamamayan. Sa kabila nito, isang bagay ang idinaraing ng hari. Napakasakit palang maglakbay ng nakapaa. Matalas ang mga bato sa daan. Kailangan kong gumawa ng paraan para maging komportable para sa lahat ang paglalakbay sa aking kaharian, sabi ng hari. Dahil dito ay isang ideya ang naisip ng hari. Ipinag-utos niya na lagyan ng makapal na balat ng hayop ang lahat ng kalsada sa kanyang bansa. Okay. Ilang hayop ang tinegi mo? Okay. Sa ganitong paraan ay hindi na mahihirapan ang sinuman sa paglalakbay ng nakapaa. Nahati ang opinyon ng kaharian sa ipinag-uutos ng hari. Sadyang magastos ang paglalagay ng balat ng hayop at maaaring maubos ang kabuhayan ng mga tao. Isang araw, lumapit ang isang ministro sa hari para magbigay ng mungkahi. Mahal na hari, kakailanganin po nating magkatay ng napakaraming hayop para malagyan ng makapal na balat ang lahat ng kalsada. Bakit hindi po na lang po tayo gumamit ng kapirasong balat ng hayop na kasukat ng inyong mga paa? Sa ganitong paraan, tsak na makakatipid ang buong kaharian, sabi ng ministro. Namangha ang hari sa mungkahi ng ministro. Kaya simula noon, ay ipinag-utos niya ang paggawa ng sapatos na gawa sa balat ng hayop at ipinasuot ang mga ito sa kanyang mga nasasakupan. Oh, alamat ng shoe. Alamat ng sapatos. Gaya ng hari sa kwento, madalas ay makitid ding mag-isip ang maraming tao. Akala nila na magbabago lamang ang kanilang buhay kung magbabago ang mundo. Iniisip nila na maiibsan lang ang kanilang mga paghihirap kung magkakaroon ng pagbabago sa kanilang paligid. Subalit ang totoo, ang tunay na pagbabago sa buhay mo ay hindi nakasalalay sa ibang tao o sa gobyerno. Ang susi sa tunay na pagbabago ay nasa sarili mo. Tama! O, diba? Minsan kasi, o kadalasan actually, mga kaibigan, isinisisi natin sa ibang tao yung mga bagay na nangyayari sa atin. Diba? Pero kung tutusin, diba, whatever you have today and who you are today, it's because of what you've done. Correct. These are product of your choices. Correct. Yeah. Diba? Bakit walang asenso yung buhay mo? Hindi naman, of course, may factor din yung gobyerno. Hindi tayo makapabagyan ng mga maayos sa mga trabaho. Pero una sa lahat, tanongin mo din sarili mo, naghahanap ka rin ba? Correct. Diba, minsan nagagalit tayo, o ganito na naman ang eksena natin sa buhay. Pero kung tutusin, may contribution tayo dito eh. Meron tayong participation sa nangyayari sa ating buhay ngayon. Tama. Bakit nagagalit tayo ang dumi-dumi ng barangay na ginagalawan natin? Diba, ang daming tambak ng basura. Ikaw ba sa sarili mo, tinanong mo, diba, kailan ka hindi nagtapon ng basura sa basurahan? Mm.
Diba? Alam mo sa sarili mo na nagkakalat ka rin, tas magagalit ka. Tama. Diba? In other words, meron kang participation, meron kang contribution. Ito yung sinasabi natin kahapon, partner, na yung sabi ko talaga, totoo talaga, eh, kahit na sino ilagay mo o ipuesto mo, kung yung mismo mga tao eh walang disiplina, kung yung mismo mga tao eh walang talaga. Walang disiplina, hindi sumusunod. Wala ring asenso yung bansa. Totoo yan. Again, it's a give and take relationship. Ang pagbabago ay mag-uumpisa po sa ating sarili at tama, hindi sa ibang tao. Correct. Mm. Thank you, Maywagang Burnais. Isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po na Maywagang Burnais, mababasa niyo po sa aming Facebook fanpage. I-search niyo lang po, Tambalan! Like ng like, share ng share, mga kabisyo, para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Maywagang Burnais. Thank you, Maywagang Burnais. Maraming salamat, mga kabisyo. Nakatuto kayo sa amin ngayong araw na ito. Sa ating Facebook Live viewers, hello! Hello! Good morning. Salamat sa pagtutok. Thank you. And thank you for making Love Radio number one for 14 consecutive years. Dahil sa inyo, mga kabisyo, ang tambalan, wala kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole, si Nicole Iala. At ako naman, si Cambio Heng Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Yo!